So right now, pag-aralan natin, this is our Team Conqueror intensive product training para yung kasing we invite doctors, di ba? So pag in-invite natin yung mga doctor, that is highly, di naman technical, pero talagang in-depth yun eh. Suppose hindi yung mga ginagawa ng mga doctor, like this coming Thursday, si Doctora Barutin. Now, Doctora Barutin is a fellow and a diplomate in family medicine. May lecture siya dito. This coming Thursday at in the evening. Pero yun, parang training na sa inyo. But what you need to understand is the basic ng produkto natin. Kasi that is the way we will explain it to people. Di ba? Hindi natin pwedeng explain sa kanila yung katulad ng explanation ni Doc Bart, no? Baka makakailangan natin ng lisensya. Di ba? Ganun. So, okay. So, let's start. So, we call our product with Wellness Simplified. Bakit Wellness Simplified? Bakit tinawag siyang Wellness Simplified? Kasi, ang ginawa kasi ng company, because history nga yung pinagsama-sama dito, ang ginawa nila, halos na-target nila yung lahat ng tinatawag na pathway of diseases. Kasi may umpisa ang lahat ng disease, eh, di ba? Mag-umpisa yan sa poor blood circulation. Kasi sabi nga na, life is in the blood. So, nandun yung buhay, eh, di ba? Nandun ang immune system and all. Tapos, tapos pagka yung blood flow natin hindi maganda, susunod na dyan yung mamamagana, magkakaroon ng pamamaga. In fact, do you know that inflammation is a defense of the body? Alam niyo ba yun? Kasi kung hindi magkakaroon ng inflammation, virus and everything, lalala tayo. Ang problema lang, pag napabayaan na yung inflammation, nagiging chronic inflammation, so yung kaibigan mo, nagiging worse enemy mo. Ganun ang ano. And then, pagkatapos noon, pag hindi na ma-hold ng inflammation, magkakasira-sira na yung mga vessels mo and everything, ang tawag doon ay cellular damage, ang tawag ng iba ay free radical damage, whatever. Yung lahat ng yon nasakop ng ating product. So hindi na natin kailangan, meron dito, may sa puso, may ganyan, kasi everything na. Lahat ng dadaanan nandun doon na. Ayun ang pag-uusapan natin today. Okay? So, ito hindi ko na nagawa. Baka mami ako pala yung ganun, ano? Kaya yan naman ako. So, isa-silent ko muna yung phone ko. Kasi baka, minsan kasi ako nagsasabing ganyan. Pagkatapos mami ako pala yung ano? Ako pala magre-ring, di ba? So, nakakahiya naman. Oo nga. Alright. Ano ba nakalagay niyan? Ayan, phone. Ayan, okay. And then question will be entertained after the presentation. So, from time to time naman, baka naman magano tayo, no? So, ang ating kumpanya actually ay nabuo, hindi naman siya yung umpisa, pero nabuo yan sa apat na scientists and doctors. In fact, kung hindi sila, hindi natin mabubuo ito. No? Ang naging problema lang dati, may kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang kumpanya, pero walang kayang mag-invest para pagsama-samahin sila. Kasi masyadong mahal. Masyadong mahal. So, we have Dr. Abbas Qtab. Nakita naman yung kanyang credentials. In fact, pag pinagsama-sama mo lahat ng credentials ni Abbas Qtab, hindi magkakasya dyan sa PowerPoint na yan. Ano? Kasi may mga iba pa siyang credentials na hindi na kailangan isama dyan. Si Dr. Claire Francumano, si Dr. Thomas Burke. By the way, si Dr. Abbas Qtab, si Dr. Claire, si Dr. Thomas Burke, mamimit natin yan sa convention. Ha? Lalo na, ang pinakamaganda dyan, yung gabi, yung dinner night, yun yung pagkakataon yung mahila si Matabihan magpa-picture. Diba? Pag if you are looking at my Facebook, diba nakaganong kami ni Thomas Burke, diba? Friends kami. Eh, diba? Now, let's start with Dr. Abbas Qtab. No? Noong araw, sabukong yun, you watch the movie John Q. John Q kay Denzel Washington. This is a story that si Denzel Washington, dahil yung kanyang anak ay nagkasakit ng maluwa, eh wala silang pambayad sa ospital. No, ang ginawa ni Denzel Washington, hinostage yung hospital. Kailangan gamutin yung anak niya kasi wala silang pambayad. Kasi
habang lumalaki ang disease sa Amerika, habang lumalaki yan, yung healthcare nila, lumalaki yung budget na ginagastos. So, kailangan ma-solve. So, paano masusolve? Kailangan bumaba yung rate ng mga nagkakasakit sa Amerika. And it so happened, si Dr. Abbas Qutab, who's graduate ng Pakistan, and then nag-aral din sa Amerika, iba-ibang klase ng medisina. And eventually, if binalikan niya yung kanyang pinag-aralan sa, kasi he's an Indian eh. So, binalikan niya yung kanyang pinag-aralan sa India, way back in India, kung tawagin ay Ayurvedic medicine. It's a kind of alternative medicine na hindi mo kailangan gumamit ng conventional medicine. In fact, just very recently, para mapatunayan niya yun, na-aksidente si Abbas Qutab. At nung na-aksidente siya, nasa kayanin na siya, no? Nung na-aksidente si Dr. Abbas Qutab, alam niyo ginawa niya, hindi siya gumamit ng kahit anong conventional medicine to treat himself. Ang ginamit niya karamihan ay Nitro Extreme. Diba? If ikaw ay sabihin ni Abbas Qutab, preach what you do. Diba? So, ganun siya. Ngayon, noong 2003, si Abbas Qutab, naka-receive siya ng Physicians of the Year, inawardan siya ng US Congress, yan, National Republican Congressional Committee. Bakit siya na-awardan? Kasi sa dami niyang tinuruang doktor ng alternative medicine, bumaba ang rate ng mga may sakit sa Amerika. And because of that, inawardan siyang Physicians of the Year ng mismo US Congress. Okay? So, okay ba yun? Nakita niyo ba yung credentials niya? Di ba? Kaya tinatanong na, bakit? Di ba? Maraming tanong-tanong. Yan yung kanyang mga pinag-aralan. In fact, he has a company sa yung Dr. Q Healthcare in Worcester, Massachusetts. Ang dami niyang ano, no? Isa sa, gusto kong banggitin dyan, bukod doon sa mga ibang award niya dyan, ito yung nakakulay blue. Basahin natin sabay-sabay. He is one of the few physicians in the United States who has been awarded an honorary SC.D from the World Health Organization Charter University for his work in promoting alternative medicine. Can you imagine, inawardan siya ng US, ng World Health Organization, alam niyo kung bakit? Dahil sa pagtuturo niya ng alternative medicine sa mga doktor, nibigyan siya ng honorary award. So magaling na doktor ba yan? Yes. Oo naman. Kanina, pinag-uusapan lang natin, US Congress. Ito, World Health Organization na. Diba, those are the other credentials. He was a senior research fellow with the Neuroscience Institute and assistant professor in the clinical science with the New York Chiropractic College. So, sobrang dami. The institute was responsible for training hundreds of practitioners in Italy and the US in Ayurvedic medicine. It's an alternative medicine. Diba? So yan si Abbas Qutab. Meron siyang company. Nung una, nabubuhay siyang mag-isa. No? Naggagamot siya. Now, let's go to this one. Ito yung sabi nila, ito yung pinakamatindi. No? Si Dr. Claire Francomano is a graduate of Yale College at Johns Hopkins lang naman. Pag sinabi mong Johns Hopkins, dyan nang gagaling yung mga magagaling na doktor. No? Ilang, and spent years as a full-time faculty member in Johns Hopkins. In 1994, she left Johns Hopkins to become the first clinical director for the National Human Genome Research Institute and the National Institute of Health ng Amerika. In other words, yan yung ahensya ng mga geneticists, in other words, ang tawag sa kanya ay DNA expert. No? Kumbaga si, ano pa ano mo, friend? Jerry. Si Jerry, pwede kanyang gawing dalawa. Dalawang Jerry. No? Kung gugustuhin niya. No? So, ganon, no? So, nag-aral siya yung director of adult genetics. Diba pinag-aaralan nila yung, bakit pa ganito to? Ano pa yung pinagmula dito? Yung mga ganyan. Ganon siya ka-expert. Dr. Francomano is recognized internationally. Sa US lang ba? Hindi. For her contributions to the field of hereditary disorders of connective tissue.
In addition to her expertise in genetics and the hereditary disorder of connective tissue, Dr. Frank Umano has long interest in integrative medicine, including nutritional supplement and applications of energy medicine to optimize health. The story goes like this. Merong sa Amerika kasi kahit na natural products, dumadaan yan sa clinical trials. Alam niyo ba yung clinical trials? Yung magsusubok ng mga pasyente, madami. Tapos, nung dumaan sa isang clinical trial agency yung results, sabi nung sa clinical trial, ha? Ang taas ang resulta nito ah. Yun yung ating nitro and nitros, no? Ang taas ang resulta. So, nirecommend sa kanya, sabi niya, Claire, can you test it in your own laboratory sa National Genome Research, no? Pwede mo bang i-test? Then after 2 weeks, tinanong siya. Sabi sa kanya, hey Claire, what can you say about the products? Ito yung sabi niya, you know, your company's claim is wrong. Sabi niya, what? Sabi niya, there is no such results like that. Sabi niya, your company is wrong because they are understating their claims. Sabi niya, the product can still do beyond what they found. So, she went to Idaho. Pinuntahan niya yung main office sa Idaho para kilalanin sina Kirk Hansen, yung mga may-ari, and you know what happened? She was offered to become a board of medical director and scientific advisory director. Inoperan siya sa Idaho at mabilis niyang tinanggap. Kaya kasama na natin siya palagi sa ngayon, di ba? Sa mga convention. Palakpakan na pinapalakpakan yan. Hindi ako. Kaya sa alam nyo, 22 years ako sa natural products. But I have never seen a product like that. Mamaya magugulat kayo sa mga ikukwento ko sa inyo. Ako personally, no? Pero, pinaka-importanting history si Dr. Thomas Berg. Noong 1921, binago ng Amerika ang kanilang diet. Kasi sabi nila, during the time before the 1921, ang mga tao sa Amerika ang kinakain, bacon, butter, fats, lard. Basta yun, hindi na sila umabot ng lard, doon yung mantikang lard. No? Noong 1921, sabi nila, together with the American Heart Association, wala na akong matuwa, kahit makaka-video yan, and the Procter & Gamble, so naglabas sila ng hydrogenized oil. They call it vegetable oil. Kasi sabi nila, masama daw ang cholesterol. Diba? So the study goes, but habang tumatagal until 1960, hindi pa lumalabas doon sa study na hindi talaga yun ang main culprit, hindi cholesterol. In fact, ang dami lang ang lumabas na libro na ang sabi, cholesterol is a myth. No? So, in fact, ngayon mayroong diet ang tawag ay paleo or fat diet na yung may mga tao, ang diet nila puro taba. Di ba ngayon ganun ngayon, eh, no? Anyway, huwag na natin silang guluhin basta binagawa nila yun, no? But the point is, pero hindi, alam nyo ba, ang nagkaroon sila ng study, nilaban niya noong si Dr. Father Dudley. Dr. Dudley, sinabi niya, nagawa siya ng research, nanalo siya sa research, pero hindi siya nanalo sa study. Okay. Until noong 1980, ano ba? Kasi, alam niyo kung bakit? Simula noong 1921, tumaas ng tumaas pati cancer, pati heart disease. Kasi magkakamag-anak yan. Alam niyo ba magkakamag-anak lahat yung mga disease? Habang tumatagal, pataas na. Well, hindi bumababa eh. Kaya nga ang haba ng labanan eh. Di ba? Ang haba ng labanan. If you want to watch that in YouTube, ang title is Oiling of America. Oiling of America. I-type nyo, ikukwento dun yung history na sinasabi kong to. 1980, there is a study lumabas na ang major cause ng heart disease ay the lack of nitric oxide in the body. And doon na, lumabas na sila first gold, inaral na nila yan, di ba? And then, siyempre, yung isang pharmaceutical company, sabi niya, naku, malaking pera yan. Gumawa tayo ng ating nitric oxide. So they did. In fact, sa Europe pa nga nila inumpisahan yun, no? So sabi nga, ako, payaman na tayo nito. Diba? Kasi nitric oxide is the demand, especially the number one killer in the world is heart disease. So malaking pera. Ngayon,
Ang nangyari, nung malapit na yung 1998, malapit na yung 1998, hindi pa rin pumapasa yung product nila. Kasi ano nangyayari, pag may heart disease, sa halip na gumaling, na heart attack, namamatay pa. But of course, hindi pinasabi yun sa record, no? Sa ano. So ngayon, sabi na, paano yan? So noong 1998, inawarda na ang nitric oxide. Ang award ng nitric oxide ay Nobel Prize in Medicine. Apat lang po ang Nobel Prize, by the way. X-ray, penicillin after 20 years, insulin, after 40 years, nitric oxide. Ang problema, hindi pa pasado yung drugs ng company na yun. Sabi na, paano na yan? Paano natin yung mabibenta? Billion-billion ang ginastos natin dyan. De, may pag-asa yan. Papalitan natin ang pangalan. Tawagin natin siyang Viagra. So yun, bumenta na yung Viagra. Kasi hindi magamit, di ba? So kasi ang iyan sa itong buhay. Kasi Viagra supposedly is an angina medicine, a medicine for the heart. Pero yun nga. You can read the research and you will see it. Now, ngayon, eto na yung isa. Sabi na, anong gagawin natin? Wala tayong madiscover. Maybe natural. Kaya na. Si first goat, one of the awardee na meron siyang kasama eh. Si Salawaski. And they began the study of nitric oxide. No, I'm giving you history now, no? Binaharal nila. So sabi, kaya lang nung nagkaroon ng Nobel Prize Award, di ba, tatlo lang na awardan, yun ang problema na nagkukwit, no? Hindi siya kasali. Nagkwit siya, hindi mo siya nag-umpisa, pero si Porsgood nagtuloy, di ba? Si Porsgood, Robert Porsgood, yung kasama sa Nobel Prize. So ang una lang na-discover na nitrate ay galing sa manok. Ang tawag doon ay L-arginine. Dati arginine. Tapos nagka-herpes-herpes sa mga tao, no? Tapos ginawang L-arginine para mabalance. Kaya lang, nung nalabas nila, it's a chicken derived, by the way. Dineride, ano yung pakpak ng manok? Yung gitna, doon kinukuha yun. Ang problema nga, nagiging cause ng skin disease. Pero nung nabalance sila, L-arginine, okay na. But they found it is not really a highest nitrate for the heart disease, for the heart. It is only a pre-workout supplement. So makikita mo na siya sa mga gym, di ba? Nitro something, di ba? Kung natin banggitin yung brand, ginagamit yun sa gym, no? So, si Thomas Burke, sabi niya, maybe plant. So inaral nila yung mga halaman, hinahanap nila yung nitrate na yan kasi solusyon niya sa heart disease. Eh. Inahanap nila. Sabi na, kale, ang unang analysis ko, kale. Diba alam niyo yung kale? Diba mahal niya sa Rustad, 2,000 per kilo yun, eh, di ba? So, mataas ang nitrate noon. Di ba? So, yung pala may katapat sa Pilipinas yun, yung kale. Kale din ang umpisa. Kangkong. No, kangkong. Di ba? Kangkong. So, pareho lang pala yung value ng dalawang yun, ano? Pero ganun din, hindi ganun kataas. Especially if you eat kangkong luto, dapat kainin mo siya ng ginusap mo, no? Yung kangkong. And then, uso ngayon yung balat ng watermelon. Nagkalat yan sa YouTube, di ba? Hindi yung pula, hindi yung dilaw, yung puti. Kakayurin mo yon. Ginagamit yan ng mga lalaki for erectile function. No? Kasi pareho din ang nitrate din ang effect. So pag nakita niyo yung husband niyo na kumakain ng maraming balat ng pakwan, alam niyo na ang ibig sabihin nun. Okay? Alam niyo na. Okay? Now, so they discovered until Thomas Burke discovered noni. And ever since noni became popular all over the globe, it is under his name. Okay? Iba-ibang kumpanya. Pero ang noni nila, pinipiga yan. Tapos nilalagyan ng mataas na tubig para madilute, para mamanis ang katawan mo. Kasi ang noni is a combination of poison and nitrate. Kaya nga, di ba sa Pangasinan, may mga namatay yung naglaga. Di ba, alam niyo yun? Nilaga nila yung apatot, patay yung ibang mga taga-Pangasinan, di ba? Kasi ang goal mo doon, kaya mo hinataasan yung tubig para malunod yung lason, para maiihi mo. Eh kaso, nilaga lang nila. Alam mo lang Pinoy, eh, pwede yan. Pwede pa ganun na tayo, di ba? Let's go, yun. It's an experiment. Dedo, na experiment, di ba? Sabi ni Thomas Burke, I need isolation. Anyone, he could provide the technology to isolate and extract the exact nitrate, they will own me. And that's the reason why he now belongs to Kayani. Palakpakan niya naman yan, di ba?
tayo lang ang merong extra. The rest are Jews. Tandaan niyo na. Kaya nakakagulat, di ba, yung ating, I'll be ahead of myself. Mamaya na, kasi nag-excite kasi ako eh, no? Pagka nag-uusapan natin to eh. Now, may isa pang doktor, si Dr. Baritan, meron din siyang sariling company, eh naisip nila yung isang ingredient, mahaluan ng tocotrienol. Just for the record, anyway, this is training, because Baritan is not really part of Kayani. He is a scientific board, a medical board, but he is a supplier of tocotrienol. No? Siya yung nagsusupply sa atin. Tocotrienol is the only vitamin E that are really absorbable by the body. No? So pinagsama-sama nila yung apat na yan, and mamaya malalaman nyo kung gaano kalaki ang ginastos ng company. Alam nyo ba kung magkano ang budget niya every time magbubukas siya ng bansa? $1 million lang naman. Kaya ang tagal nila magbukas. Nawa nyo? Alam nyo ba kung magkano ang gagastosin at total na budget ng convention including the Kayani Care Foundation? Kayani Care Foundation is ang ginawa ng company para hindi sila mahirapan. Instead of Kayani Care ang patatakbuhin sa Pilipinas, marami na tayong napakain mga bata. Isang taon natin papakainin yun. Alam nyo ba? Marami na tayong napagawang CR. Yung mga squatter area walang CR. Pinagawa ng banyo, pinagawa ng shower room. Diba, alam nyo ba yun? Tatlong buwan na yung mga Amerikano dito. Pumunta ng Tondo, diba? Payatas. Tapos dumaan yan sa Red Cross kay Dick Gordon, Senator Dick Gordon. Diba, doon pinadaan. Para hindi na mahirapan si Kayani na mag-register ng Kayani Care Foundation dito, tapos mahihirapan lang, no? Plus, yung Dinky and Manny Pacquiao Foundation naman pagdating sa Mindanao. Papagawa tayo ng school, papagawa tayo. Just imagine, can you imagine a company like that? Diba? How blessed we are in the Philippines dumating dito sa Kayani for such a thing. And the total budget na gagastos nila, including Kayani Care and ano, this coming convention is 200 million lang naman. 200 million. Kaya nga, bongga yung convention na yun. Huwag kayong mawawala doon. Lalo na yung lecture ng tatlong doktor. Huwag kayong magpapawala doon. That is worth investment, guys. Worth investment yan. Now, sino bang gumagamit ng produkto natin? Of course, na-mention ko na sa inyo. Di ba? Yan lang naman ang mga gumagamit ng produkto natin. No? So, kilala nyo ba yan? Sino nga siya? Si Manny Pacquiao. So, kasama niya si Cookie. So, ang dami niyang binili. Hindi ko nababanggitin, no? So, yan. Siya. Yan, kilala niyo ba yan? Hindi, ito. Ito kasi si Coco Martin yan. Hindi, ito. Si Martin Rivera. Ako nagsusupply sa kanya, no? Hindi ko pwedeng ibanggitin kung bakit ko siya sinusupplyan, ano? So, sorry na lang, no? Basta, dalawa sinusupplyan ko sa kanilang pamilya. No? So, sino pa? Ito, testimony. Let me tell you about Rosel. In fact, pupuntahan namin ito sa Batangas. This guy, na-hospital dahil siya ay nagbubuhat, no? And kabubuhat niya, nag-steroid siya, montik na siyang namatay. Liver damage. Montik na namatay. So, nung naka-recover siya, syempre, naka-recover na siya, sabi niya. Nung nagbubuhat siya, hindi na siya pwedeng mag-steroid. He can never use steroid anymore. Unless gusto niyang mamatay ulit. Yung mamatay na talaga ng tuluyan. Ano? So, lukot na lukot siya. Yan yung itsura niya. Oh. Nakita niya nung nakayayat siya. Nakita niyo ba? No? So, after nagpunta kami ng Batangas, narinig niya yung nitric oxide. Yung mga taga-gym kasi, alam nila ang nitric oxide. Sabi niya, masubukan nga yan. After 2 months kayo, may video pa yan eh. Kaya lang hindi ma-download eh, no? Makikita nyo, nagbubuhat pa gano'n, no? Lakas. So, puro extreme lang, nitro-extreme lang. Ngayon, yan na siya. Nakita nyo? Diba? Nakita mo ba yung bilog? Walang kanal, walang steroid yan. Purong energy lang talaga yan. Nitro-extreme ang ginamit niya. Palapakan nyo naman, diba? Ngayon, gumagamit na rin. Kaya ngayon, ang lakas nilang bumenta dyan sa gym na yan. No? So, tip. Gym, okay? Gym. Alam niyo maganda, saan ka nakakita ng energy booster na walang chemicals? Diba? Yung isang araw, tuwa yung meron akong nagpunta dito kasi dinadialysis yung kapatid. So, bumili ng Nitro Extreme. Basta yung intro pa. After 3 days, wala pa nga isang linggo, bumalik na rito. Sabi ko, oh,
bibili ulit kami. Kasi gustong-gusto ni Kuya. Kasi laki ng ginawa niya. Sabi niya gano'n. Ha? Ang dami nun na. Dapat mga isang buwan pa yun. Yung sunset, baka maubos ng 15 days. Pero yung, eh, di ba sabi mo 20 drafts? Oo nga, 20 drafts. Pero paano niya naubos yun? Akala niya pa, yung 20 drafts, pag pinindot mo isang gano'n, 1 drafts, 2 drafts, eh, ano naubos? Kaya naman guminhawa talaga yung pasyente. Yung pala, sabi ko, hindi, yung isang gano'n, 10 drafts na yun. So, but anyway, they bought again, and tuwan-tuwa sila. Papadala nila yung anak nila isang araw dyan, papakausap sa akin, okay? So, we have also doctors here. Si Dr. Lorin Antuanco Trinidad. Si Dr. Lorin Antuanco Trinidad, alam nyo ba, kasamahan niya ni Denson, yung may-ari ng Medical City. Pag may mga reporting, may mga speaking engagement, sila ni Denson ang magkasama. Yung may-ari lang naman ng hospital. But he married to a Cagayano. That is why she moves to Guigarao, sa Cagayan. No? He's a internal medicine and a neurologist. Nakukunti lang ang neurologist sa Pilipinas. Alam nyo ba yun? O konti lang. Nung nagkaroon kami ng round table discussion, pag sinabing round table discussion, limang doktor lang yan, eh, ang nag-invite sa kanya, yung may-ari ng hospital. Eh, ayaw niya. Pero hindi niya masabi. Ang ginawa niya, nagpa-late. 6 o'clock ang meeting, dumating sa 8:30. Di ba? Para siya, sorry ha, talaga. Siguro gano'n, ginagaya, hindi ko alam ko sinabi ha. Kasi daming rangas, gano'n. Sabi rin naman ng doktor, I can repeat the discussion to you. Sabi rin gano'n. Sabi niya, nge. So nakinig siya. Pero chinalin siya yung doktor. Sabi niya, Dok, pero kami 14 days comatose, no response, dead end. Kasi namin dead end, hindi na nila alam kung ang gagawin na pasyente sa hospital. So, anyway, binigay sa kanya yung study. Di ba may study tayo, ganyan kakapal? Yung 500,000 study, kung gusto mong basahin yon, di ba? Nang malula ka, di ba? So, binigay sa kanya, pero maliit na, pinaliit ni Angie yun. Binasa niya ng content, the following morning, pumunta siya doon sa cardiology sa ICU. Sabi rin nung cardiologist, ito yung sinabi sa kanya, Doreen, pag dead end tayo, anything is worth trying. Dead end nga naman eh. Kasi pag inabot ng 20 days, tuloy-tuloy na tulog na yun, habang buhay, di ba? So in-NG din nila yung ating wellness simplified, and in 3 days, dumilat ang pasyente until nag-win off totally. Palakpakan niyo naman yun, matalakpakan niyo. And then on, iba-ibang experience, hanggang sa inaaway na siya ng ibang doktor, inaaway na sa ospital. Kasi ang tawag sa kanya, ang doktor na may pinakamaraming napapagaling. So nagkaroon na in fact ngayon, ini-invite siya, gusto ng mga nurses, mga head nurses, na mag-lecture siya ng Kayani doon sa ospital. Oh, hindi lang yun, isang society na tinataasan siya ng kilay, sabi niya sa kasama, alam mo, ganito gawin mo, pagbigyan mo na sila. Mag-speak ka ng society ng tungkol sa Kayani para matapos na lang ang intriga. So she is now invited, in fact, i-organize namin yun sa Tuguegarao. Yun nga lang, kasi normally si pag gumawa siya ng ganon, 32,000 ang binabayad sa kanya. Kunyari, drug company, gagawa siya ng ganong lecture, 32,000 ay sa atin libre. Kaya binayaran ko naman yung function room, no? Kasi libre niya na. Sabi nga niya sa akin, Sir Mon, sabihin mo sa mga tao, huwag naman nila ikukumpara sa ibang produkto ang Kayani kasi hindi aabot sa level. Yan, yeah. Yes, Dr. Ano rin, no? Mamimit niya yan. Bisa nagle-lecture niya dito. Ito naman, mga sinusupplyan ko, di ba? So, kilala nyo ba yan? Yung katabi ni Coco Martin? Sili ko po na yan. Kasi biniyak yan eh, biniyak. So, mas kailangan niya ngayon. Di ba? Kasi, alam nyo ba, pag ang tao na bypass, at saka na yan na ganyan, mas kailangan niya yung produkto natin. Yeah. Kasi, hindi mo alam na yung mga inflammation dyan and everything, aayusin mo yan. So, akala nila kampante sila. You don't wait for another attack. Unahan muna ng Kayani for attack siya. Well, kaya kami supply sa kanya. No? Si Mike na sa Canada. So, and then another doctor, si Dr. Kamungaw, he owns a dialysis center in Isabela, in Santiago, Isabela. Nagpupunta yan dito. You know, Dr. Arileta Bartolome, di ba? So, yung wife ni, you know, and then, this one, kilala nyo ba yan? Ay, may pangalan pala. No, yan. So, sorry. You know what? One of my doctors, nung in-introduce ko ito, galit na galit. Nung nakita ko, oh, bakit galit sumunod o?
Kasi alam nila, mahilig ako sa radyo. Ayaw namin yan, sabi nung doktora. Hindi ko naman po itipulala. Ayaw namin yan. Bakit ka na? Ikaw, bakit? Sabi niya sa asawa niya. O bakit po pinapunta dito yan? Ang layo-layo lang pinagalingan yan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kliniko, maharapin kita. Pero ayaw namin yan. Ah, yan na. Nung may paliwanag ko na, sabi niya, ito ba yan? Sabi yung doktora, ano? Sige, susubok ako. Order ako. Ano ba minimum? Sabi ko, 55,000. Order agad sa internet online. Tapos sabi niya, Doc, meron kami convention. 500 doctors ang aatin sa Marriott Hotel. Ako na magbabayad ng ticket mo, umatend ka lang. Hindi, pumunta ako, gagawa ko ng lakad. Sige, basta, schedule na yan, pumunta ako dyan. Ganun ang salita yung doktora niya. Pagdating niya sa ano, nakita niya si Imelda Marcos dun sa, bakit ba yan si, tumayo ko yun, ano, bakit ba ito si ano, si Imelda Marcos? Aba, malay ko. Sabi ko ganyan, asan ba? Ayun. Yung pala, si Imelda, di ba hindi na siya nakakalakad? Hindi siya nakakalakad. Pito doktor niya, pito. Kaya yung pitong doktor na yun, umatend doon sa Marriott, ando sa unhang katabi niya. Diba, after 1 week, nakalakad si Imelda. So, lalo siyang bumili. Kaya pagdating dito, bumili na marami. Pagdating niya dito, meron siyang nakasabay na bibili rin. Eto yun. Yan. Diba, dyan. Nakakita na ba kayo ng kumpanya, si Madam Imelda mismo, bumili, pumunta dito, pumunta pa siya. Diba? Ayan, no? Diba? Oh, sa office yan, doon yan sa counter, di ba? So pumunta siya doon. Ang laki nang naitulong sa kanya yan. Malaki ang binili niya. Basta million, pero dinonate niya yung iba sa Ilocos. Sa Ilocos Norte. Sa Ilocos. Hindi na sa Ilocos. Okay, yan ang mga users natin. Another one. Ito yung classic 2014 yan. Nakomatose siya ng 9 months sa Kuwait. So hindi siya nakaka-uwi. So nalaman ng mga kapatid ng Kayani, nalalaman dito. So they decided to bring Kayani products to Kuwait para ipagamit doon sa... Ito yung tura niya, oh. Daming sabit, no? In 3 days, in-NGT yung product. After 3 days, gumising na. Ito na siya. After 9 days, naiuwi yan sa Cagayan de Oro. Palakpakan niya naman yung tura niya. Comatose stroke yan. No? Kaya nga... Now, ito pa, meron pa ako dito. I said the problems are amazing. When I was recovering, when I had this stroke, I started back on pink after again. Si Dr. Bart, pasyente niya, no? Si Cecil had a stroke, naka-stroke siya. Siya yung na-stroke na nagising ng 30 minutes. Diba? 30 minutes nagising sa nakakita nun, di ba? Parang ganon. Diba? And ganyan ang itsura niya nung siya ay na-stroke. Ayan. Ayan na siya ngayon. Basta pupunta dito, maligalig yan eh. Ayan. Diba? So, ayan. Basta nakikipaglokohan sa amin yan. Sisin Media, he owns a lot of restaurants. So, napakarami niyang ano. Diba? So, now, of course, you know Dr. Bartolome, yung nag-lecture nakaraan. Dr. Bartolome is the head of hypertensive department of Adventist Medical Center. Iba nang una, matagal po niya ang niyaya mag-lecture. Pero tatakot pa siya eh. Diba? Pero ngayon sabi niya, laban na ako. Diba? Lagi niya sinasabi, willing ako, kaya ko itaya ang lisensya ko. Diba? Nasabi niya sa video yun. Diba? So, this is the Adventist Medical Center in Manila. Yan yung lecture niya nung nakaraan, kinuna natin. The wife is si Dr. Areleta Bartolome, who is a family medicine siya, at the same time, OB-GYNE. No? OB-GYNE yan. Of course, nandiyan na si Doktora. And then, this coming Thursday, si Doktora Celine, Dr. Celine Barutin, no? For nutritional medicine. Guys, panoorin niyo to. This is to balance. Para maintindihan niyo kung ano yung dapat kinakain. Yung katawan pala natin, dapat balance. Kasi, yun ang pinaka-importante sa lahat. Of course, una yan. Of course, yan. Nung i-sponsor lang po yan, ayaw niya pa eh. Wala siya, sabi niya, alam mo, ayaw ko ng networking, sabi niya. Pero na-convince ko rin, yan. Kilala niya ba yan? Si Kirk Hansen niya. So, yung founder. Si, eto, stroke, may video yan eh. Kaya lang, ano, nakakapagsalita siya during the time. No? Bumalik yung motor. Eto naman, this is the actual case, no? Nung una, besides conventional medicine, ito yung
ginagamit niya. Hindi talaga mapaano. Ang tawag dyan ay psoriasis. No? Hindi mapagaling. So, nung dinagdagan ng nitro extreme at sunset, tinan nyo, after a month, after 2 months, in fact, yung dermatologist ko sa Tugigaraw, tuwan-tuwa siya kasi ang dami niyang nasosolve na psoriasis patient. Ang dami niyang nasosolve ngayon. Ito yung the same person niya, yung kamay niya, nakikita niya yung transition, no? And then, this Maki, no? Amin ang biyo kilala si Maki. Diba? Na-accident siya. Oo. Na-accident, motorcycle siya. So, ikinayad niya yung mukha niya sa kalsada. No? Eh, ganun lang naman yun. 60 stitches yan. Oo. Sabi, kasi nangihinayang siya, baka magkasugat yung braso niya. So, yung mukha niya ang ginamit niya. Diba? Ganun lang. Kung sabi, eh, tatay, ba't pala yan? So, anyway. May nakapagsabi sa kanya na magaling ang sunrise for the skin, sa face. So, paglabas niya, araw-araw, chinagaan niya. And ngayon, makikita niya si Maki, di ba, ang kinis. Silipin mo yung mukha ni Maki, wala kang makitang peklat. Tama? Wala kang makita. So, sunrise yan, ano? So, alam mo, problema ko sa bahay, tambak ang mga pinaggabitan ng sunrise. Kasi yung mag-ina ko, I have 2 girls in the house, eh, di ba? Paggabi, kuskusan sila ng kuskusan. Eh. Tapos, misang kikis ako, eh, dati teka, may sunrise ako. Punong-punong, tapos papatayin nila, saka sila magigilamos, no? So, of course, Maki ulit, and then ito, stroke to, trans, ischemic attack. Kung sila ba ischemic, yung brain na apektuhan, no? So, sa lecture ni Dr. Ano rin, tanto ako, maiintindihan niya. And probably by August, meron naman tayo niya. No? Although she's being invited by PLDT to talk to all the accrediting physicians of PLDT. Kaya, bilisan niyo ang pag-network kasi marami na itong, hindi pa tayo pumuputok, hindi pa masyadong kilala. Pag pumutok na yan sa mga galon, so, na-chismis na, kailangan na-capture niya na yung market niyo, no? And then, of course, breast cancer sa Trinidad. So, bedridden pero cancer-free na yan. I have 4 cancer terminal. Naka-apat ako. No? Isa lang na namatay. Yung 3 buhay pa hanggang ngayon. Pero alam niyo yung namatay? Kasi sa sobrang tuwa niya, dahil lumakas siya, nakapag-mall siya, bumalik siyang kumain ng karne at saka nagtrabaho agad. Bumalik agad sa office. No? Although, ang cancer niya medyo matindi. Pancreatic kasi yun eh. Pero yung 3, buhay pa hanggang ngayon. Diba? So, sobra-sobra na sila sa tanning. So, hopefully, makasurvive pa sila 1 year, 2 years. You'll never know. Kung tuloy-tuloy silang gagamit, we'll never know. Baka mas... So, pero mahirap maniguro eh, diba? Hindi natin kayang siguruhin. Of course, si Dr. Borbon, tsaka si Dr. Salindong, yung may-ari ng Borbon Hospital in Baguio. Now, paano ba na-discover ang Kayani? This is the story goes. Nung dun sa... Merong yung isa sa founder, which is ngayon ay ano na siya, hindi na siya tumutulong kasi maawa ka na, matanda na siya, no? 96 years old na si Dave Gale Powell. Nagkaroon siya ng lupus, no? And as 80 years old, sabi niya, ayoko nang mag-conventional medicine. Ang gusto ko natural. And they found, by the study of Dr. McKenzie, itong mga tribe na ito. Ayan, no? Yan, binabanggit ko naman yan, eh, no? And then, itong mga tribe na ito, they called tilingit, no? Pag 80 sila, pag tilingnan mo, mukha 30 anyos. Tapos, hindi sila namamatay, wala silang dialect ng kahit anong disease. Kasi namamatay sila, walang sakit. Namamatay na lang sa tanda. Sabi niya, anong meron itong mga to? So, with a study of Dr. McKenzie, na-interest si Gale Powell, pinuntahan niya yan, and they found, yung secret ng mga yan. Ito pala yung secret. Ito yung kanilang pagkain. Wild Alaskan blueberries and wild sakay salmon. Yan ang kinakain nila. Yan ang kanilang, ang tawag doon, yung pag, parang kanin is our, we call, there is an English term for that. Staple food. Sa kanila yan. No? It's a kind of salmon, ibang klaseng salmon yan. In fact, it only, nabubuhay lang yan sa mga malalabig na lugar. Nasa Russia yan, pupunta ng Alaska, Pagalugan, nagmamigrate sila. And then, wild Alaskan blueberries. And because of that, gumaling si Gale Powell. So, binalikan. In fact, this is the first product of the company. Nitro kasi is kay Thomas Burke. Remember? Diba? Kinuha lang nila yan kasi kailangan idagdag. No? So, nung discover na nila yan, alaman ni Gale Powell, gumaling si Gale Powell.
So hinanap niya yung dalawang billionaire sa Amerika, no? So, we know who they are, no? Si Kirk Hansen. Alam niyo ba ang istorya ng mga yan? Yung tatay nila, tsaka tatay nila magkaibigan. Lahat ng negosyo tinayo ng tatay nila, wala ni isa ang nagsara. Until today, yung tinuloy nila, wala pa rin nagsasara. Ganun sila katindi, no? So, Kirk Hansen is a billionaire. If you watch the movie Cars, si Lady McQueen, nagpapagasolina sa 1966, remember? Kung nanood kayo ng cartoons, mag-aari yan, ano. He is also part owner of Marriott. In fact, the Marriott Idaho is owned sa kanya yan. Carl Taylor naman is a farmer. If you know, Idaho potato is a known potato farm in America. 90% of McDonald's came from Idaho potato, no? And all the others, ano. Pag maliit lang naman yung farm ni Carl Taylor, no? Pag pinagsama-sama mo yung property ng Guam, yung land area ng Guam, 6 times doon, yun yung kanyang farm, no? Sobrang liit na, nakakainis, di ba? So, napakaliit. And he's also to Black Angus. And of course, Kirk Hansen supplies 9 countries of the world ng oil. Therefore, sila lang yung may kakayahang mag-invest dun sa 4 na medical and scientific board. Yun yung connection nun. Walang Kirk Hansen, walang Carl, and wala yung other board of directors ng Kayani, hindi magkakaroon talaga ng Kayani, no? So that's how the history goes, no? So okay, how much ang in-invest nila sa research? Tingnan niyo. $300 million lang naman. Seryoso? Yes. Seryoso. You know why? Because no one, no investors in the world will dare to invest that much in a product that you don't know it will be taken by the market. You know why? Kasi hindi naman siya pharma. Hindi siya ibebenta ng butika. Tama? But of course, with the ingenuity ni Gail Powell na nagkaroon ng experience sa multilevel, sabi niya, pwede yan, dito natin didadaan. And the rest is history. No? So, ganyan ka din, pinagsama. To synergistically combine the best of science and nature for global health. No? Which we are enjoying now. So, let me explain about inflammation. Inflammation is that cause heart attack, lahat ng disease mo. Alam niyo, ako nung unang gumamit ako nito, kasi ako nag-i-experiment ako eh. I started using Nitro muna for the first week. Nitro Extreme muna ako. At may pyorea ako eh. Kaya naubos yung bagang ko eh because of pyorea. Alam niyo, pyorea ang tawag nyo doon. Namamaga yung mga dilagid, no? And kaya hindi ko makapit-kapitan ng mga bagang, eh kasi, gumagaling pala yung isa, nababali na yung isa. So, and my first experience, nung yung dentista ko, nakikiusap lagi sa akin, Sir, ha, yung binunot natin, hinukay natin yan, ha? Sir, please, mag-antibiotic ka. Saka, kahit hindi ka mag-pain reliever kung ayaw mo, pero at least mag-antibiotic ka naman. Kasi alam niya eh. So, pag talikod ko, tinira ko ng extreme. Pagdating ko sa bahay, wala ni God. Oh, wow. And then after 3 days, tumiba yung dilagid ko, nawala lahat yung my years of suffering. Now, in fact, pag nagtutuloy ako, tumutuloy yung dugo. Ngayon, wala na. Nitro Extreme. Diba? So, and then I tried, second week, dinagdag ko na yung sunrise. Kasi nag-experiment ako eh. Pero meron akong allergy. Alam niyo ba ang cause ng allergy? Inflammation. So alam ko na pag, kasi meron akong contact dermatitis for 7 years, nag-i-steroid ako pagka lumalabas lang naman. Ang problema nun, ang steroid, hindi mo siya pwedeng ipunas na ganon. Kailangan, bawat tuldok nung allergy ko, iisa-isahin mong ganon. Iisa-isahin mo. So in my first week, I tried 1 or 3. Then after 2 days, 3, okay, hindi mo allergy, ma-alarma. Kasi alam ko, a-alarma yung aking allergy. On the 3rd day, napuno na ako ng allergy. So tawag ako ngayon, Doc, ang gagawin ko? Mag-claritin ka muna. So 1 week, minum akong 2 days. After 1 week, nag-start ulit ako ng isa-isa. Lumipas sa linggo, wala. Second week, 2, 2, 2, wala. Third week, 3, 3, 3, hanggang ngayon. Tinan nyo, hindi na bumalik kahit minsan. Ayun yung peklan ko.
Hindi na bumalik. Hindi na ako ina-atake. Dati noon, from sat, pagpalit ng weather, puno yan. To. Dito mag-uumpisa yan. Ngayon, kahit anong kainin ko pa, hindi na bumabalik. Kung hindi ako nagtiyaga, eh di nandiyan pa yan, di ba? So, tinaga ako na. So, inflammation ang cause. Now, inflammation is the, ganito kasi yan eh. Kunyari, para maintindihan yung inflammation. Kunyari, ngayon na, may trangkaso yung isa sa inyo, nakahawahan nyo si, kunyari, ang pangalan mo? Yeah. Jenny, nakahawahan mo siya. Hindi pa siya magkakatrangkaso ngayon. Mga 2 to 3 days pa. Kasi mag-incubate pa yung virus eh. Eh bakit hindi bumibilis? Dapat nung araw na yun, meron siya. Alam mo bakit? Because inflammation is controlling the virus. Kuha? Kung hindi sa inflammation, ngayon pa lang, boom! Kalat na yung virus sa katawan ni Jenny. Diba? So, kaibigan si inflammation. Ang problema, pag lumalat. Pero this is the science of the body. The moment na karoon ng inflammation, alam mo kung paano marilis ang blood? The antiviral will move. Ang tawag doon ay nitric oxide. Kailan mo malalaman na gumagana na ang nitric oxide sa katawan mo? Pag nilagnat ka. Kaya kalokohan yun, may trangkaso ka, iinom ka ng paracetamol. Diba? Okay, ang trabaho mo, palabasin yung virus. Uminom ka ng maraming tubig, maraming calamansi juice. Kaya ako, ang trangkaso sa akin, 2 days lang, wala pa. Kinabukasan, magaling na ako. 2 pitchin na calamansi juice lang yan. Eh ngayon, kasamahan ko lang ng sunrise, ako. Diba? Pag sumakit ang katawan mo, unahan mo na, mabilis. Inflammation, nakuha niyo yung sabihin? So, ngayon, for years, naghahanap sila ng natural solution for inflammation kung ano-ano. Kung ano-ano. Yung pala, isa lang solusyon. Kaya lang, they need the pure omega-3. Kailangan puro. And that's the reason why lumabas yung ano natin. Tinan nyo, if 70% ng omega-3 sa katawan natin, almost perfectly healthy tayo. No? Tinan nyo yung mga benefits. No? Buong katawan. Tama? Ng omega-3. Now, bakit ang omega-3 natin ang pinakamaganda sa buong mundo? I can say that. Kasi lahat ng omega-3 may omega-6. Eh, ang omega-6, inflammatory. Eh, supposedly, kung yung panahon natin, yung mga lola natin, ang omega-6 nila mababa compared sa omega-3 sa katawan natin. Yung mga katulad ng lola ko, hindi kumakain ng may mantika yun, di ba? Kamatis, pinaksi, ganun lang yun yung lola ko eh. At the age of 98, nagbubuhat ng kahoy yun, umakit sa kaingin. Alam mo yung kaingin, di ba? Ganun na itsura nun, pero nakakabuhat pa yun, di ba? Kasi wala noong omega-6. Ngayon, di ba, punta ka dyan sa baba, sa Chippy, kain ka sa Jollibee, puro omega-6 yan, McDonald's, di ba? Wala kang pupuntahan dyan sa Mega Mall na walang omega-6 na mataas. Pwede rin yung All Marina, no? Pwede yun. No? O Salad, pwede pa rin yun. Pero the rest are omega-6. Pansit Canton, nahihuhulog lang, very convenient, di ba? Convenient na sa omega-6 yun, di ba? Ngayon yung tilapia, di ba, sa Amerika pinagbawal na. Gagamitin na lang daw sa paggawa ng fish collagen. Kasi yung tilapia, sobrang taas ng omega-6 because of the hormones na kinakarga sa kanya sa feeds. So mataas, di ba? So, kaya pala ang pangalan ng tilapia sa English ay St. Peter's Fish. Sinasabihin, pag kumain ka, malapit ka na kay St. Peter. Di ba, parang ganun yun? So, joke lang yun. But, anyway, but tilapia is good kung kinulture. No? But, yung nga, yung mga tilapia natin, punong-puno ng feeds yan. Now, so, ito yung mga study, oh. Tinan nyo yan. Benefits niya. This one is sa brain ng study na yan. No? This is PubMed, by the way. Diyan nagre-refer ang mga doktor. And then, tinan nyo to. Omega-3 is good for pregnant women for the development of fetus. Ayan ang study. Ayan, oh. Ayan. Diba? Diyan nagre-refer ang mga doktor. Sa study na yan. Yeah? Yan. Oh. Ang omega-3 ay kailangan ng tao from womb to tomb. Hindi nga. Kasi,
para hindi ka atakihin ng menopausal, ng mga hot flashes, ngayon pa lang, kung wala pang 40, tumira ka na ng sunset. Okay, especially women. Diba? Hindi ko alam kung ang men nagbe-menopause. Hindi yata, ano? Hindi. Hindi. Okay. Wala. Meron ba? Wala, ano? Women lang, women lang. So, yan. So, for menopausal. And then, let's go to tocotrienol. Yan ang gamit ng tocotrienol. Ano ba ang trabaho ng vitamin E? Ang vitamin E, siya ang tagaputol ng mga koneksyon ng paglago ng disease. Growth, disease growth. Ang problema, yung mga vitamin E available, ang lalaki ng molecule. Kaya minsan ang ospital, pinagbabawal. Ngayon, pwede nang hindi ipagbawal ang vitamin E through tocotrienol ng sunset. Kaya nga, di ba nakakapagtaka? Dino, in Tuguegarao, this is one of the most shocking cases ni Doktora Noreen Trinidad. She has a patient of severe neuro disorder. Ang tawag doon, galimbarin. And sabi nga ni Doc Bart, uy, tinatanggihan ng doktor niya. It's say, yung mga nerve mo, nasisira. Sira yung mga nerve. So sabi ni Doktora Noreen, ito po yung gamot natin dyan. This is IVIG. Kailangan pong i-prepare natin at least 7 to 10 days. Sabi ron, ganun po ba? Magkano po ba yung isang bayal, sabi, 80,000 po ang isa. So, in 10 days, that is how much? 800,000. Sabi ng pamilya ng pasyente, ito, hindi mo namin kaya yan. We cannot raise money that much, but you need to raise it the soonest possible time. Mamamatay ang pasyente pag hindi natin yung ginawa. Sabi niya, ito, hindi po namin talaga kaya. So, ngayon, ito si Doktora rin, papayag pa kayo? Kasi hindi tayo pwedeng hindi gumawa ng measure sa kanya. Unless otherwise, gusto na lang natin siyang hintayin na mamatay. Sabi rin ni Doktor, meron tayong susubukan, pinaliwanag na yung product natin, yung kayani. Kung gusto nyo, kung okay. Kasi hindi niya pwedeng i-recommenda. Kasi critical condition eh. The family has to decide. Sabi ng pamilya do, at least meron tayong measure. Payag kami. In 7 days, gumaling ang pasyente. Palakpakan niya naman yan. So, because of the combination of tocotrienol and sunset. Guys, kung ayaw yung magkasakit, laklakin nyo na laklakin niya kayanin. Para makasiguro kayo. No? So, award. Grand Goat. Alam niyo ba yung Monday Selection Award na yan? Hindi ka maa-awarda ng ganyan kung hindi malinis na malinis ang produkto mo. Malabo kang makakuha ng award na yan. Pero yan ang award ng ating kaya ni Sunset. Diba? So, grand. Ilalabas ulit yan sa ano, no? So, may mga bago ba? Let me show you some video about Sunset. Represent ng styrofoam ay ang ating bad cholesterol sa katawan. Ang re-represent naman ng warm water ay ang ating pagiging warm-blooded. Ang tissue, nire-represent ang ating tissue sa katawan. Lagyan natin ng warm water ng styrofoam. Ilagay natin ang tissue para makita natin kung ang katawan natin ay tutunawin ng good fats na ating kakainin. Inumin natin ang kayaan ni Sunset. Grabe, tingnan yung ginagawa sa styrofoam. Hindi madaling tunawin ng styrofoam, pero sa kaya ni Sunset, kayang-kaya. Grabe. Just imagine, kung ang styrofoam, kaya niyang tunawin, lalo pa kaya yung mga bad cholesterol sa ating katawan. Pero kung titingnan mo, yung tissue, hindi niya na damage.
Grabe ang kaya ni Sunset. Wow! Okay, so ang representation ng tissue, yung katawan natin, natural. Styrofoam kasi is carcinogenic yan. Diba? Kaya nga, isa nang hirap yan, ang nilalagay mo ng mainit na tubig yan, kaya na wala tayong choice, diba? So, kung kayang tunawin ng sunset, yung ganon, actually, may, tinagalog lang natin, may mga video yan eh, na yung video niyan ay Hapon. Ayan ang naman palabas namin sa inyo. Kaya tinagalog ni Cookie, eh, no? Kasi Hapon, saka, ano, Hapon lang makakaintindi, di ba? Sa YouTube meron yan, eh, di ba? So, marunong kayo mag-Japanese? Ganyan, eh. So, kaya tinagalog ni Cookie para maintindihan ng ating mga kababayan, no? So, kaya niyang tunawin yung gano'n. Alam niyo ba sa States, nung nagkaroon ng recall ng, ibanggitin ko na, yung blood thinner na Comadin. No, yung isang doktor namin sa Amerika, sabi niya, eh kung wala yan, subukan ko kaya yung high dose ng sunset. Alam mo, nagamit niya na exactly the same yung effect. No, nagamit niya. Yan, yung sunset. Anong katindi yan? Yung produkto natin yan. Diba? So, now, so papunta na tayo, inflammation, papunta naman tayo, kasi pag namaga, susunod yan, pag hindi na ma-hold ng inflammation, masisira na yung mga tissue, mga cell, masisira na yan eh. Ang dami yung free radical yan, masisira na yan. Ang tagad ang oxidative stress. Diba? May stress yung ating mga cell. So pagka ganyan, matagal na pinag-aaralan sa Amerika, paano natin ma-repair yan? Especially, alam niyo ba yung brain cell natin, irreversible yan, pag nasira nila, saka tayo lang, ang brain cell lang, ang pag nabawasan, hindi nagdadagdagan. Kaya dapat hindi masisira. No? Pero highly protected naman yung brain natin. Kaya lang, pag nasira siya, hindi mo nare-reverse. But by the introduction of anthocyanin, ang anthocyanin, yan ang nagpapakulay sa mga prutas. Yung anthocyanin, nakita nila yan, yung ordinary lang, yung ordinary blueberry, nakita nila yan, na kaya niya mag-repair ng cell. Even brain cell. So, yung ordinary lang. Kaya ngayon, sa US, ginagamit na yan sa mga, yung kasi mga naka-cancer, minsan, pagkakatapos sila ng chemo, nagkakaroon sila ng problema sa isip. No? Nag-iulyani, nag-iing ganon. So, they made a study called chemo brain therapy. Magandang pangalan, no? Chemo brain therapy. Di ba? Ganda. Ano lang yan, blueberries lang yan. Ano? Napakain sila ng blueberries pagkatapos ng chemo. It all started with breast cancer. So, nag-umpisa. So, pinapakain ng gano'n. Nakikita lang, nagkakaroon ng... Siyempre, ang in-attribute lang dyan is the brain. Yun lang in-attribute. Alam naman eh, it's a pharma thing, no? So, yun lang in-attribute. So, ginagamit yan. Tips for dealing with chemo brain. Kaya ang suggestion ko sa inyo, pag yung tao, bago i-therapy, bombahin nyo na yan ng sunset at saka ng sunrise. Wala nang tanong-tanong sa doktor. Bombahin nyo na agad to prepare the person. Karamihan ng mga ilang testimony sa Amerika at saka dito, yung na-prepare ng product natin, the tree, pagkakinimo, hindi nawawala ng gana, saka nakakalbo, siyempre, wala kang choice doon eh. Pero yung balat, hindi nasisira. Kaya, nakita ko rin yan personally doon sa mga ano. Pero nga pala akong kwento sa inyo, in relations din sa product na yan, I have a neighbor na kasi kondo kami. So, lagi ko, pag pinapark yung kotse, yung isang kapitbahay ko, palagi, ano man gano'n? Noong una, hindi ko siya pinapansin. Kasi, mahilig siya mag-iyo, sige. Eh, tsaka baka mga pagbati ko eh. Kasi tinatansya ko kasi yung babatiin ko eh, mabati ako eh. Ginaganon ko lang, gaganon din siya. Pero, wala namang reaksyon. In another day, sabi niya, ano ba yung kayani? Yung sa logo ng kotse, ano ba yung kayani? Sabi ko, well, di meron akong card, yung tatlong card, so pinaliwanag ko.
tatlong card sa Team Conqueror, di ba? Okay. Ganun, parang galit pa, eh. Okay. Following day, sabi niya, you know, Mon, I want to try that one. The one you mentioned to me the other day. And can you discuss it to me? Sabi ko, I'm leaving. We can schedule it tomorrow sa clubhouse. Usap-usap, pinaliwanag ko. Siyempre, pinaliwanag ko yung business. Sabi niya, Mon, business? No. I'm not into business. I'm not that. My only concern is my mother-in-law, Stephen Johnson's. Ang Stephen Johnson's, nabubulok yung loob ng laman, kumakawang yung balat. Kaya maitim. Violet. Ang andito. Ganyan. Kamay. Ang paa. Ito, maitim na maitim ito. Ganyan. Maitim na maitim. Sabi ng doktor, 6 months to a year. Kasi siyempre, ganyan ko, eh, siyempre, naiiyak kasi yung anak. Pag nakikita yung nanay niya, lalapitan niya, aalis siya, iiyak siya. Kaya sabi rin ng doktor, hindi, huwag ka mag-alala, makaka-recover din niya 6 months to a year, sabi sa kanya. E di, kampante na sila doon, kaya hindi niya talaga matingnan. Siyempre kung nanay mo yun, gano'n, di ba? Tapos iyak ng iyak, depression niya, talagang hinahan, gano'n, talagang wala. Di, madali salita, bumili si Raymond sa akin, and then, ginamit niya. After 3 days, napamadali, bumaba din sa kotse. Sabi niya, Mon, grabe yung pratak mo ah. Bakit? Ano ba? In 3 days, tatlong dalili na lang sa paa yung... Hindi naman, 1 week pala, naka 1 week din. Tatlong dalili na lang sa paa yung maitim. Eh, ako naman, parang sa loob-loob, ako siguro pinapasaya ako nito. Parang gusto ko sabihin, parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Sabi ko, talaga. Yung salita ko, talaga? Siguro, parang napansin niya, hindi ako nilawa. On the 4th day, sabi niya, Mon, why don't you come up? Why don't you go upstairs and look at my mother-in-law? Nakangiti na. Sabi ko, wow, tilingnan ko. Wala na nga. Yun na lang natira. Sabi ko, wow. Alam mo, they document that. They report this to the 2 doctors. They report na nila. Last Sunday, first time, nag-morning na yung matanda. Just at the end. Parang parang yun naman yun, di ba? Marami talaga itong produkto nito. Lahat, kompleto. High sunset yun. Lagi akong mataas sa sunset. Pinakamababa ako sa sunset, 6, 3 yan. Kasi yun ang pinakaproblema ng tao. Inflammation, yun ang pinakaproblema. So, of course, is our sunrise, no? Pagdating sa ano? Tingnan nyo. Sabi ni Doc Mike, Mon, our product is cheap to compare in its value. Kaya bakit, Doc? Tingnan mo yan. Ang isang ganito, ang katumbas, 25 repolyo, 8 mansanas, 17 itlog, 8 Alaskan salmon, 46 cups na kale, 61 avocado, broccoli. Yan ang daily requirement mo sa katawan. Subukan mong kainin yan. Pagkatapos mong kainin lahat yan, patay ka na rin. sa hirap niya kain. Sa dami niya. Diba? Kaya mo ba yan? Para makuha mo na yung nutrition, kakainin mo yan. Baka kalahati pa lang yan, nabuwalan ka, namatay ka na, di ba? But, alam mo, equivalent yan, isang once lang ng sunrise. Just imagine. Di ba? Just imagine that. Kaya sabi ni Doc Mike sa akin, Mon, mura yan. Sino ba si Doc Mike? Medical director lang naman yan ng LaVie. One of the most sophisticated dialysis center in Cebu, Davao. They're making one in Iloilo and East Avenue. Misa nagle-lecture dito si Doc Mike, no? Nephrologist for dialysis patient. Now, this is the study of Dr. McKenzie. Simula nang pinakita namin ito sa biyanan ko na nagpapadala pag galing abroad, di ba? Malalaking bote. Yan. O kita niyo yung comparison. Look at this. Ayan, no? Yung 3,500 IU, 70% lang makukuha mo sa RDA ng Amerikano. Samantala sa sunset, 5,000 IU, ilang percent? Yun yung absorption. Dito, hanap tayo ng pinakamataas. Meron dito yung, ano, yung kagulat-gulat eh. Yung pinakamataas. Saan? Sa gitna? Toto? Yan, 6 micrograms, 100%, dito 200, no?
3,333%. Ang problema lang, wala siya potassium. That's the reason why good for kidney dialysis patient. Ayun. Palakpakan niya naman yung sarai. Diba? Guys, for the vitamins of the children, for the vitamins of... Meron nga ako eh. Wala pang 3 months yata, 3 months old. Nagkahika yung bata, sipon, yung alam mo yun, yung sinasaksyon. Sabi nung nanay, aka na nga yan, iuwi ko sa amin. Inagaw yung kanyang apo, no? Inagaw, nilipat sa Santiago Isabela from Nueva Ecija. Tapos dinose lang. Tapos nine-FX. Tapos ninebulize ang FX. After 3 days, okay na yung bata. Diba? So, from even kids, pwede yan. So, just for you to know the power of sunrise, let's watch this. Magandang araw! Kayo po ba yung umiinom ng tubig na galing sa tap water? O kaya naman, kayo po ba ay talagang nakakasiguro sa tubig na inyong iniinom? Alam nyo po ba na ang tubig na galing sa tap water ay may halong kemikal na tinatawag na chlorine? Ito po ay ginagamit upang mamatay po yung mga bakterya na nandyan po sa tubig. Kaya lang po, ito po ay hindi maganda sa ating kalusugan. Ang chlorine din po ang isang rason kung bakit po ang ating katawan ay nagiging sobrang acidic kapag patuloy po natin itong iniinom. Kailangan po nating siguruduhin na ang tubig na ating iniinom ay talagang wala pong chlorine. Gagamit po tayo ng isang chlorine reagent test para po makita ninyo ang chlorine na meron sa tap water. Mapapansin nyo po, unti-unti pong naninilaw. Yan po ang ibig sabihin na meron po talagang chlorine doon sa tubig. Grabe! Isipin nyo po, kung kayo iinom ng tap water, sa araw-araw, kumakain pa po tayo ng mga pagkain na hindi maganda sa ating katawan. Kagaya ng junk foods, kape, crispy pata, french fries, at kung ano-ano pa. Samahan mo pa ng stress. Imagine mo kung gaano nahihirapan yung ating katawan. Kailangan talaga natin siyang tulungan. Kailangan nating balansehin. Kailangan nating bigyan ng tamang nutrisyon ng ating katawan. Tingnan natin, ano nga bang magagawa ng ating Kayani Sunrise? Lalagyan ko ng kaunting drop ang ating tubig na merong chlorine. 3, 4, 5. Haluin ko siya. Kita nyo? Naging puti. Ihalo ko doon sa mga tubig na merong chlorine. Tingnan yung nangyayari. Imagine ninyo, kakaunti pa lang yan. Gapatak lang yan ng Kayani Sunrise. Wow! Paano pa kaya kung ubusin mo yung ganito kadami? Para makita nyo kung meron pa talagang chlorine, patakan natin ulit ng reagent. Kita nyo yan? Wala nang bakas. Grabe, di ba? This is mind-blowing. Imagine nyo na lang kung nagta-travel kayo, kung saan kayo nagpupunta. Kung meron kayong Kayani Sunrise, hindi ka mag-worry. Grabe. Thank you, Kayani.
kaya niyang linisin, iba? Yung mga brain cells natin lahat, hindi lang sa brain, pati yung kung katawan natin, we need to take sunrise, the highest nutrition that can protect ourselves. Yun ang pwede natin gawin, no? Now, let's go to another problem, no? So, hypertension, heart disease, and so forth and so on. Diba? Ang normal brain, ganyan ang itsura. Maraming lipid, maraming taba. Ang protection yan eh. Habang umiinom ka ng cholesterol drug, natutuyot yung utak mo. That's the reason why ang dami ngayong dementia and Alzheimer's disease. In other words, you're treating your cholesterol and yet, tinutuyo mo naman yung utak mo. Diba? Yung cholesterol. Kaya maraming iba kayo ayaw na mag-cholesterol drug, ayaw na ng statin drugs. Kasi ganyan ang magiging effect. Yan ang side effects, so ang dami, oh. Isa-isain mo na, diba? Ayan, myalgia, pain, infection, dami kaya. Musculoskeletal, basta gano'n, mahirap eh. Diba? Ito yung libro muna lumabas. Sabi niya, great cholesterol myth, sabi ni Dr. Sinatra, isang cardiologist. Hindi cholesterol ang dahilan. Now, kaso, ang daming namamatay ng heart disease. So, according to World Health Organization, no, 2012 pa lang, 17.5 million. Ang problema pa ng heart attack, hindi mo alam. Diba? Hindi mo akala, gaganong-ganong ka lang, tapos bigla na lang sumakit ang dibdib mo. Hindi kaya yan nagsasabi. Diba? Alam mo ba kayo sa Amerika, ang daming athlete 16, 17 years old na mamatay sa heart attack? In the ring, ha? In the field. Diba? So, ang laki ng rate. So, yan ang pinaka... Ngayon, sabi nila, ano ba ang dahilan? Yung na-discover nila, nitric oxide. Ang nitric oxide pala, nauubos not by nutrition. Hindi yung kahit healthy ka, basta umidad ka ng 40, life begins at 40. So pagka 40 ka, ganyan na itsura. Ayan, oh. Pag edad mo ron, oh, paumpisa na. Pakapal yung artery mo. No? So kung healthy ka, by age yan eh. Sa edad mo ano. So ilan? 85% na nawawalang nitric oxide. So pag nawala na yan, wala ka ng protection. Wala ka ng protection sa iyong... Kumbaga, tagilid ka na sa heart disease, sa heart attack. Diba? Nakakwento ko nga ulit yung kinuwento ni Dr. Bart, diba? Yung isang doktor, sumakay ng aeroplano. Na heart attack yung ano, yung pinaka-main pilot ng aeroplano. Can you imagine yan? Yung main pilot na heart attack. O ilang pasahero delikado ron, diba? Buti nila yung doktor na taga-Adventist na kasama ni Dr. Bart, siyempre, gano'n sa aeroplano, any doctors on board, so si Doc Bart. Yung doctor na yun, dilagyan nila, nakababa sila. Okay yung pipe piloto. Diba? Because of the nitric oxide ng Nitro Extreme. Gaya ng kinuwento ko sa inyo, noong 1998, na-awardan yan, ang nitric oxide. Sabi dito, basahin nga natin, nitric oxide can prevent, even reverse. Obligat yun. Heart disease and stroke. Even reverse. Kaya, kung ayaw nyo maatake sa puso, palagi kayong may extreme sa bulsa, yung maliit. Magpatak na kayo ng magpatak. Gayahin nyo yung isang, ano ko, isang araw, di ba, 20 drops, yung pala yung 20 drops, gano'n, 20, kaya pala, pupus agad, wala pa isang linggo, yung isang bote ng 56 ml, di ba? Yun, hindi na talaga maatake yun. Di ba? So, yan. Yan pa lang eh. Yan alam mo, napaka-trainer po ng sakit sa puso. Hindi mo yan wala siyang pinipili. Payat, mataba, healthy o hindi. Wala siyang pinipili. Kasi ang problema pala, hindi naman pala cholesterol, kundi lack of nitric oxide. Yung pala yung problema, no? So, yan yung benefits, no? Si Dr. Claire Francomanay, binanggit ko sa inyo. Cardiovascular health and improves blood flow, support muscle contraction and relaxation as well as nerve transmission. Promotes healthy skin and strong immune system, reduce the risk of insulin resistance. Diba? Support proper function of the intestine. Sabi niya, our body naturally produces nitric oxide but slows down over time aging process. No? So, now,
Yung mga test kanina na ginamit natin, simple lang yun, di ba? Eto, hindi na natin pwedeng gayahin. Alam niyo kung bakit? Kasi tao na mismo, cell mismo ng tao ang test dito. Sila Thomas Burke na ito mismo. And ikukumpara nila yung ating nitro doon sa ginagamit for decades ng mga ospital. Ilalaban ko ba? Iko-contest yung result. Panoorin natin. The heart pumps blood throughout our body through blood vessels. Our blood vessels can either be constricted or relaxed. The control of that constriction and relaxation depends in part on the endothelial cells. But endothelial cells line the inside of our blood vessels, and they talk to the smooth muscle cells that make up the vessels. That these are the cells that cause constriction and relaxation. So here is a picture of two blood vessels. The one on the left is constricted. The one on your right is relaxed. What does that influence? It controls your blood pressure and blood flow. There are a number of compounds basically which can generate, but the most significant compound which generates blood vessel dilatation from the endothelial cells, which can make the vessels grow bigger so the blood can flow, is nitric oxide. So, if you're going to do a research study, you want to have a system that actually produces nitric oxide in response to some stimulation. Two of those stimuli that have been known for two decades now that increase nitric oxide are insulin, the hormone that controls blood sugar, and a chemical that is called A23187. Now, the group that is doing these studies in New Zealand took and measured nitric oxide production by cells at 3 hours. So you take cells, you pour in a little nothing or insulin and A23187, and you see what happens after 3 hours. Now, this is remarkable. This is remarkable what the chart which we see right here. Tom, go ahead. Tiny amounts of insulin and A23/87 did produce a stimulation of nitric oxide production at 3 hours. When the group in New Zealand took Nitro Extreme, three different samples pulled out of our production line and sent to New Zealand, three different, distinctly different samples, each produced extraordinary amounts of nitric oxide at 3 hours. You guys are sitting on a gold mine. A gold mine. You guys are sitting in a gold mine. Kita niyo yung result? Layo, di ba? Tinaob niya yung dalawa, yung insulin, saka 823187. Taob eh. Actual cells yun, ha? Yung kulay blue, ano yun, para matest kung may placebo effect, yung blue sa dulo. Kasi wala yun eh. Walang nilagay doon. Pero yung insulin, 823187, nando doon. Pero tinalo siya in 3 hours. In fact, hindi lang nila nilabas. 3 hours pa lang pinag-uusapan natin dyan. Samantalang, yung isang ginawa nila, 24 hours, still the same. Pinapalakpakan yun. Pinapalakpakan yun. Diba? Yan ang, kaya yung mga product natin, kaya nga ako sabi ko nga sa asawa ko, hindi na tayo makakakita ng ganitong patinding produkto. Malabo. Unless meron pa ulit mag-i-invest ng ganong kalaki. No? Meron ulit mga investor na sira ulo, ganong kalakas ang loob. No? Diba? 300 million research pa lang. Diba? Pero they dare. So, sa Pilipinas, ang nitric oxide pinag-uusapan na yan. Kaya lang hindi nga maikalat-kalat. Kasi wala namang nitric oxide. Diba? Meron man, pero hindi nga safe eh. Diba? So, we are the safest. In fact, yung Philippine Heart Association, yung association ng mga doktor, nag-ano sila dito eh, pinag-usapan, dumating si Ignaro dito, papakita ko sa inyo. Makatutulong ang nitric oxide upang magamot ang mga sakit sa puso, stroke at iba pang cardiovascular diseases. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng isang eksperto sa naturang molecule. Ito ang balita ni Cecil Budeña.
Natuklasan sa isang pag-aaral na isinagawa ni Dr. Luis Iñarro na ang nitric oxide ay makatutulong upang magamot ang cardiovascular diseases. Si Dr. Luis Iñarro ay isang American pharmacologist. Siya ang co-recipient ng Nobel Prize in Physiology or Medicine noong 1998, kasama ang biochemist na si Dr. Robert Forge Goat at physician and pharmacologist na si Dr. Farid Murad dahil sa pagtuklas ng cell signaling properties ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang uri ng molecule na may chemical formula na NO. Ayon sa Vice President ng Philippine Heart Association na si Dr. Eugene Reyes, ang nitric oxide ay isang substance sa daluyan ng dugo na may signaling property na nagpapabuka ng ugat. Nitric oxide is a substance in our blood vessel that makes our blood vessel dilate or bumubuka, nagpapabuka ng ugat. Pagka healthy ang ugat mo, marami kang nitric oxide. At pagka marami kang nitric oxide, hindi nagbabara ang ugat. Sinabi ni Dr. Reyes, kapag maraming nitric oxide ng isang tao ay hindi magkakaroon ng hypertension, stroke, heart failure at iba pang sakit. Pero babala ni Dr. Reyes, maraming dahilan para mahinto ang pagre-release ng nitric oxide sa ugat ng katawan ng tao tulad ng pagkakaroon ng alta presyon, diabetes at sobrang paninigarilyo. Ngayon maraming sakit na nakakapagpahinto ng pag-produce ng or pag-release ng nitric oxide sa ugat natin like alta presyon, diabetes, pagsisigarilyo. Layunin ng Philippine Heart Association Convention na maipaalam sa mga tao na may mga gamot na pwedeng magpataas o mag-release ng nitric oxide sa katawan upang maiwasan ang heart attack at stroke. At si Dr. Luis Iñarro na nagpunta sa Pilipinas, yung Nobel Prize awardee, ayan siya, oh. Kasama niya si Dr. Dante Morales, the top cardiologist ng bansa. No? Kilala niyo siya, siya yung tatay ni Vicky Morales. Diba? So, she is the president of Philippine Heart Association. So, ibig sabihin, pinag-uusapan na dito yan. Kaya nga lang, ang tagal na niya, siguro I think that video is 2011, mga ganon. Pero, di ba? Tagal. Kaso wala nga eh. Wala pa si Kayari. Kaya pwede na natin gamitin. Di ba? Nandito na. Meron na tayong nitric oxide. So, all in all, ang tawag natin dyan is Kayani Health Triangle. No? Kasi yung tatlong daanan ng disease, kaya niyang harangin. So I suggest to you guys, kaya nga sinasabi ko minsan sa iba, one time merong nagpapatulong sa akin, no? Na sabi niya, nabalitaan daw ng nanay niya doon sa isang ospital na nakita niya rin yung pasyente, bakit ang ganda ng kutis mo eh, nagkikimo ka. Ay, sabi niya eh kasi nagkakayani ako. Ano yung kayani? Kinuwento niya. So, nung binigay daw sa kanya, hindi naman nirecommend sa kanya bumili, sinulat na lang daw yung word ni research. So, madali salita, kaya research, nakontak ako. Kaso, natanggalan na ng breast. Can you imagine, nakita lang may mas, tinanggal na. Diba? Kasi, malaki ang kita doon. Diba? Malaki, diba? Tinanggal na, diba? Hindi na binigyan ng pag-asa. Diba? Ganon. Eh, yung isa, hindi naman natanggalan. Siya natanggal agad, no? Sabi ko, sayang kung inabot natin yan, we might have at least a delay of that. Baka nakuha natin. No? Pati na ba yung wala na tayong magawa? Ngayon, nung gusto na nila yung product, kasi nga, talaga yung nanay mo na tumawag, tapos yung anak na kumakausap sa akin. Sabi sa akin yung anak, alam niyo po, kaya lang po nakakapag-kiwa at radiation ang nanay ko. Eh kasi, sa tulong ng mga kapatid niya. Sabi niya ganun. Wala po kasi trabaho sila. So ako naman, siyempre naawa ako eh, di ba? Naawa ako. Kaya lang ito yung katwiran ko. Kung mahal mo ang parents mo, ilalaban mo yan. May paraan para makabili ka ng product na libre. Magnegosyo ka niyan. Di ba? Guys, the natural medicine is different from the conventional medicine. How is it different? Kunyari, meron kang sakit, may isang disease. Ang gagawin niyan, yung gamot, bibirahin niya yung disease, tama? Pero sino magpapagaling sa katawan? Di ba yung katawan mo rin, yung immune system mo rin? Tama ba? Eh subukan mong bagsak ang immune system mo. Tinira yung isang disease na yon, o kasama ka. Tama? What is the difference of the natural medicine? Because the natural medicine is
what we do is pinalalakas natin ang pinalalakas yung body system mo para siya mismo ang mag-eradicate ng disease. Ibig ko sabihin, pag malala lang sa, kaya huwag na natin hintayin lumala. Gamitin na natin itong produktong ito bago pa dumating yung mga sakit. Ngayon, kung nandoon na yung sakit, no, hindi mo yan makukuha ng isang buwan. Nakuha nyo? Kasi, pag nagkaroon ka ng cancer ngayon, hindi yan ibig sabihin nagka-cancer ka last month. Years. Yan ang tatapatan mo. Diba? Ang maganda lang sa natural na ganito, wala kang masyadong, di ba kasi merong, for example, may gamot sa breast cancer, na pagkatapos mong gamitin yon, ang susunod na gamot na kailangan mong gamitin is yung sa atay mo. Kasi yung atay mo naman ang masisira. Kaya sunod-sunod yung gamot, di ba? But if you take a natural medicine, especially in the early stages, ang laki ng masisave mo, at pati katawan mo masisave mo rin. And now we have the Kayani Health Triangle na proven, hindi lang dito, kahit sa ibang bansa. You go YouTube and look at it. Diba? Tayo lang ang lantaran na nagsasabi, diabetes, cancer, diba? Tayo lang ang lantaran. Why don't you look at the YouTube and find out, except yung mga local natin. Now, yung mga US, kung may makikita ng lantaran na sinasabing ang mga sakit, wala, diba? Tayo lang meron nun. Of course, pag Pilipino company, talagang ganun yun, diba? Talagang kahit papano, gumaling na. Di ba gano'n, di ba? Pero ito, talagang lang, kasi sa Amerika, delikado yun eh. Magsasabi ka na gano'n, delikado yun. Pero tayong cases sa YouTube, breast cancer na rare, na na-cancer free. Di ba? So, gano'n yun. So, we have the product, we have to, allow me to say this not because I'm with Kayani. You know, in order for me to move from another company to this company, it cost me a lot. Nakidnap lang po ako dito. Alam nyo ba yun? Yung, ang saya-saya ko dun sa kabilang kumpanya, di ba, pinicturean pa ako, naka-call pa ako, ganyan. Kasi pupunta kami ng Las Vegas ng March 30 of 2015. So, i-award ako doon, libre daw po masahe ko. So, picture-picture pa, may meron pang naka-shake, meron pang, kung ano-ano, di ba, yung, kasi daw, i-award daw ako doon. March 30. March 7, may tumawag sa akin. Sabi, bro, pwede ka ba namin ma-invite? Kakain lang tayo sa Ed sa Shangri-La Hotel. Yan. Sabi ko, sige, tingnan ko kung... Kasi alam ko, kung ano na naman yan eh, di ba? So sabi ko, sige bro. Ngayon tatlong araw na, sabi ng asawa ko, sino ba yan? Sabi ko si ganyan, yung upline ko. Sabi niya, ano daw ba yan? Kakain daw sa Ed sa Shangri-La Hotel. Alam mo na naman yan, sabi ko sa asawa. Alam mo gawin mo? Punta ka doon. Kumain ka, tapos umuwi ka. Sabi niya, tama nga naman. Di ba? Tumawag ulit sa akin, sabi ko, alam mo, may aayusin ako sa pag-ibig. Kung matapos ako ng maaga, baka pumunta kita. Eh, kahit gabi, hihintayin ka namin, sabi sa akin. Sabi ko, kasi hindi na ako nagpupuyat ngayon. Kailangan malay, nakauwi na ako. Pagtawag, ito naman si pag-ibig, kung kailan mayroon akong ganon, 4:30, tapos na ako. Sabay text. Bro, kumusta ka? Hindi naman ako makapagsinungaling, ano? Sabi ko, tapos na ako. Kasi magkita na. Pagdating ko sa Starbucks, dumating may kasama ng doktor, labing dalawa sila. May logo. Ayan, yan. Yung logo niya, Kayani. Sabi ko, Dok, bonchon tayo. Kumakain ako sa bonchon. Why? Kasi magastos yun. Diba? Labing apat, pati ako. O ay di, mahal-mahal nun sa Shangri-La. Diba? Eh, sabos, hindi ko naman sila papatulan dahil alam ko na yung kumpanya niyan. Matagal ko nang alam yan. 2012 pa, narinig ko na yun. Nung nag-uumpisa pa lang sila dito, lumadayo dito, narinig ko na yan eh. Sabi naman ng doktor, hindi, kung gusto mo, shabu-shabu na lang. 50%. Sige, kayo, mapilit kayo. Okay. And then they started telling me the story. Nagalit ngayon ako. Sabi, guys, hindi kasama silang foreigner. Are you pulling my leg just to burn me? Sabi ko, this is too much that you're saying, bypass? After 1 month, inangiogram, wala nang para? Sabi ko, hello. Tapos supplement? Sabi ko, guys, huwag tayo maghilahan ng paa, parang gano'n, no? Don't pull our legs. Sabi naman niya, why don't you investigate?
we cannot force you. Punta ako dito, takausap ko yung mga doktor. Diyan ang dami. Mukhang totoo. Eh sabi ko pa naman nun, sabi ko ganito na lang. Kung yan ay hindi totoo, sorry tayo. Pero kung totoo yan, I'm moving it. Eh, be in my big mouth. Pagdating ko niyan, totoo. Sabi ko, patay. Ang problema ko yung asawa ko. Kasi siyempre, siya yung kausap ng US, siya yung, alam mo yun, siya yung natawagan eh. Normally, pagkakit, ay, ano, ang ganda nung na-discover ko, hindi ako makaganong. Pag-uwi ko ng bahay, kung ano nangyari? Ah, okay naman. Maganda. Maganda yung ganyan. Eh, ano nga yun? Eh, yung sipin mo, iba-bypass, hindi na-bypass. May ganyan na nakagalagana, eh, no? Kasi, baka mag-react, ano na tayo? Okay na tayo? Diba ganun, diba? Hindi. Oh, mayroong nga psoriasis, dalawang buwan lang, gumaling. Aga? So, hindi ako maka-excite. Kasi baka magalit, eh, diba? Ngayon, eh, ito, pinahirap ako ng dalawang trial pa. Subukan daw natin. Eh, ang wife ko, yung product kasi namin pantapal eh. Kasi meron siyang extra lumbar diosis. Lagi siyang may pain. Pag tinapalan niya, ng tatlong araw mawawala. Kaya lang, pag tinanggal niya, another 2 to 3 days, babalik lang, tatapalan niya. Ano yung effect nun? Talaga? Oo, parang ang gaang ng likod ko. Ano, sobra naman yan. Overnight, parang OA naman yan. Sabi, hindi nga, parang maganda nga eh. Talaga? So yun. Tapos sabi ko, problema. Sabi ko doon sa GM, sa kabilang kumpanya, sir, eh, siguro magiging honest naman ako sa'yo. Kasi naisip ko, baka lumipat ako ng kumpanya eh. Ano ba? Eh, hindi naman kita mapipigil. Although ako yung number one doon. Kaya naman pipigil, bakit eh? Kasi ang tagal yung mag-ayos. May pinapa-ayos kasi ako. Sabi niya eh, sir, yung commission ko ba? Eh, $3,000 din yun eh. Pwede ko bang makuha yun? Sabi niya, ay, pasensya ka na. Hindi mo na yung makukuha. Sabi ko, sige. Di bali, sir. Gusto ko, maghiwalay tayo magkaibigan. Ay, hindi ko yung pinagsisihan. Because, in here, pag-umpisa ko pa lang, may isang doktor umorder agad sa akin. Nakita, nilagay ko lang sa Facebook. Umorder? Pagdating ko doon sa kanya, sabi ko, di, ang layo. Quezon eh. Layo. Pagdating ko doon, sabi niya, sir, hindi ka na magpapaliwanag sa akin. Marami na akong pasyente. Punta kayo sa Buddies. Kumain kayo doon. Sagot ko, hindi na kayo papaliwanag. May ibang klase ito ah. Wala nang paliwanag na. So, kain kami sa Buddies. Pagkatawag namin sa Buddies, pwede sabi, sir, ilan pa dalan niyo dyan? Sabi ito, ah, punin ko na yung lahat. Ako ba? Siga itong produktong ito ah. And after that, this is, ako talagang hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang daming cases na pwede ako i-present sa inyo. Na talagang, kumisa sabi mo, parang nagkakalokohan eh. Pero some of you have used the products and you know what I mean. Kung gaano kagaling ang produkto natin. We have, allow me to say this, we have the best product in the world that is safe, natural, and even used by many doctors. Maraming salamat sa inyo.